Senyora, nahiya po talaga ako sa inyo pero gusto ko yung kausapin ni Mama. May problema ba nandito? Si Mama na lang po ang magsasabi sa inyo. Sagutin mo ako ng diretso. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron, meron po, pero nahiya po ako sa inyo. Huwag kang mahiya sa akin. Ano? Hindi kasi maintindihan ni Mama kung bakit nyo kami tinutulungan at baka raw may kapalit. Sa tingin ko po, merong naninira sa inyo kay Mama. Oo. Sa palagay ko rin. Sabi niya may mga lilinawin daw po siya sa inyo at hindi nyo raw siya maluloko. Kaya nga po nahihiya ako sa inyo. Wag ka na mag-alala, nandito. Normal lang sa kanya yon. Ibig sabihin, ganun kakamahal ng mama mo kaya niya ginagawa ito. Kakausapin ko siya ngayong hapon. Ay, senyora. Wala kang dapat ikatakot. Makikita mo, sasabihin sa'yo ng mama mo na kailangan mo magtiwala sa akin. Nasusundin mo ang mga sasabihin ko. Maliwanag? Halika, tingnan mo kung anong itsura na magiging kwarto mo sa ngayon. Sana magustuhan mo. Sige na. Aling Lupe, samahan mo muna siya rito. Makikipag-usap lang ako kay Agripina. Anong plano mo ngayon, Maria? Sasabihin mo ba sa babaeng yun na totoong anak mo si Nandito? Ang totoo, kumpadre, kung pinagtatakpan mo lang sila, parang hindi naman yata tama yun. Inaanak mo siya. Sino nagsabi sa inyo na Agripina? Ay, wala. Paanong wala? Si Luna, hindi ba? Ah, ibig sabihin tama siya. Kasi kung hindi, paano mo na lamang nagpunta siya rito at nagsabi sa akin sa nangyari? Napaka-chismosa niya. Napakagati talaga ng dila niya. Teka, Vera Cruz. Kumpadre! Vera Cruz! Ilang beses ko bang sasabihin, hindi ako pwede magsalita tungkol dyan. Hindi ko pwedeng sabihin kung nasaan ang anak mo o si Mr. De La Vega. Nahanap ko na si Mr. De La Vega, Sister Matilde. Nahanap ko na po siya. Nagtuturo ako sa anak niya sa mismong bahay nila. Yung batang inampo nila galing dito sa ampunan 15 taon na ang nakaraan. Anak ko siya. Pwede rin namang hindi. Maraming batang inaampon dito. Kaya paano ka naman nakakasigurong anak mo ang batang yon? Nakikiusap ako sa inyo, sister. Parang awa nyo na po. Ipakita nyo na sa akin ang adoption papers na ginawa para kay Mr. Luis Fernando de la Vega. Gusto ko lang humalaman kung anak ko ba siya o hindi. Utang na loob. Kumusta ang lagay mo, Agripina? Maayos na ba ang lagay mo? Opo, ma'am. Sinabi sa akin ni Nandito na gusto mo ako makausap. Tungkol saan yan? Makinig ka. Huwag kang magagalit sa sasabihin ko. Sobrang masaya ako na napakarami mong magagandang ginagawa para sa anak ko at sa akin. Pero hindi pa kita kilala kung anong pakay mo o anong gusto mo. Pwede namang gumawa ng mabuti ang kahit na sino. Oo, alam kong kaya niyong mayayaman yun. Ang magbigay ng pera sa ospital, sa eskwelahan, sa simbahan, at malalaman ng lahat ng tao. Pero ito ay libre at napakatahimik. Agripina, binibigay ko lang kay Nandito ang dapat. Dahil sa kabaitan niya sa akin. Pero bakit? Bakit? Sige nga, anong kapalit nitong lahat? Yung tunay na pagmamahal. Yung totoong pag-ibig. Hindi, ma'am. Hindi yan pwede. Napakabata pa ni Nando. Kahit 30 taon na siya, hindi magbabago ang pagtingin ko sa kanya. Sa tingin mo ba gagawin yun ng anak ko, ha? Sa tingin mo matatanggap ko rin yun? Sa bagay, napaka-inosente ng anak kong yun. Malalaman din niya yun. Kapag nagbago na siya at nakapag-aral na siya. Kapag alam niya na kung ano ang gusto niya. Alam mo, ma'am, hindi ko talaga alam ang dahilan kung bakit mo nagustuhan ang anak kong si Nando. Pero para sa ikabubuti niyo, tigilan niyo na ang anak ko. Huwag niyo nang tulungan. 15 taong gulang lang siya, ma'am. Sa ikunento mong namatayan ka ng anak at naalala mo siya kay Nando, nagsisinungaling ka, ma'am. Pues oo, Agripina. Hindi patay ang anak ko. Salamat sa Diyos at buhay ang anak ko. Ma'am, ang paglaruan ng anak ko ay may kaukulang kaparusahan sa langit. At ang asawa mo, hindi mo ba naisip ang pwedeng gawin ng asawa mo sa kanya? Malalaman niya rin ang lahat, Agripina. Sasabihin mo sa kanya? Ano ba naman ito? Alam mo, hayaan mo na lang si Nando na mabuhay sa sarili niya. Pero Agripina... Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam ang magagawa ko para kay Nando. Pwes ako rin, Agripina. Isa kang palabang babae. May relasyon kami ni Nandito, hindi ba? Yan ang iniisip mo? Yun ang sinabi mo kanina, na siya ang tunay mong pag-ibig. Oo, siya ang tunay kong pag-ibig, pero hindi bilang nobyo, Agripina. Mahal ko siya. Bilang isang ina niya. Ay, eto na naman tayo sa kwento.
Hindi ikaw ang nanay niya. Mali ka, Agripina. Ako. Ako yung baliw. Ako yung nagbigay sa'yo kay Nandito. Ako. Ako ang tunay na ina ni Nandito. Hindi ko kinalimutan na Fernando ang pangalan niya. Kapangalan ng lolo. At ng kanyang ama. Nagdududa ka pa bang anak ko siya, Agripina? Hindi nila malalamang ako ang nanay ng bata. Gusto ko lang po makasigurong siya ngayon. Gusto kong makumpirma. Pasensya na. Pakiusap, umalis na kayo. At huwag ka nang bumalik kung yun pa rin ang pakay mo. Dahil wala na akong iba pang isasagot sa mga katanungan mo. Kukunin mo na siya sa akin. Tama ba ako, ma'am? Babawi mo na siya. Hindi, hindi. Hindi pa ngayon. Huwag mo nang sasabihin. Susubukan kong kunin ang loob ng anak ko. Tutulungan kita dyan. Mamahalin ka ng gusto ni Nandito.